Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa panibagong buhay at lakas na Kanyang ipinagkatiwala sa atin at ipinagkaloob. Salamat po sa Panginoon na patuloy po tayong iningatan, patuloy po tayong binigyan ng panibagong buhay, lakas, na kung saan magagamit po natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa Panginoon. Every gising is a blessing. Every gising is thanksgiving. Every gising is rejoicing in the goodness and faithfulness of God. Kung magdamag ang pag-iingat ng Diyos at mga anghel ng Panginoon ang sumaatin po. At salamat din sa Panginoon for giving us this wonderful privilege to study His Word. At of course, welcome po. Ito po lang ating morning prayer. Ano? At napakasarap po simulan ng araw na maglingkod, sumamba, at magpuri po sa ating Panginoon. At ang Diyos po ay tapat sa Kanyang pangako. Sabi ng Bible, His faithfulness endures forever. Our God is faithful, He's a loving God, and He's a God who does not change. Okay, siya, He is the same yesterday, today, and forever. I hope and pray na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalalagayan at kayo po'y gumising ngayong araw na ito na punong-puno po ng pag-asa at pananampalataya na ang Panginoon po ay may gagawing dakilang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po! Purihin ang Panginoon at bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa pananalangin upang tayo po ay bigyan ng Panginoon ng gabay at patnubay sa araw na ito. Mahalaga po ang pananalangin sa ating Panginoon. As we pray, I want you to believe that the Lord hears our prayers and He will answer our prayers according to His will. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, we come to you today, this very morning hour, humbling ourselves before you, declaring and believing that without you, we can do nothing. And Lord, we pray in the most powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ that today you will going to do great and mighty things over our lives. We bless you, we worship you, and we glorify your name in all the earth. Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, patuloy po ang aming pagtulog sa inyo pong banal na trono ng biyaya. Umaasa po kami na kayo po ay mag-release ng iyong habag at biyaya para sa bawat isa sa amin. Inilalapit ko po, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman sa mga sandaling ito. Karamdamang spiritual, maging physical. I pray for your divine healing to be released upon them right now in the name of Jesus Christ. Nire-rebuke ko ang panlalamig sa pananampalataya, and I pray for the fire of the Holy Spirit to rekindle your faith once again, to keep the flame burning in your spirit right now in the name of Jesus. Some of you is struggling spiritually, you know. Merong mas spiritual struggle ka because because of unforgiveness, you know. Merong unforgiveness. Kung kayo po ang tinutukoy ng Panginoon, just release forgiveness right now. Some of you listening right now na nagkukos ng spiritual dryness mo ay walang iba ho kundi yung pagkakaroon ng overthinking. Sobra-sobrang pag-aalala at pag-iisip. Okay, kailangan ho mabago yan. Instead na mag-isip ng mag-isip, magsimula na tayong gumawa ayon sa pinapagawa sa atin ng Diyos. I pray that the mind of Christ right now will rule over your life so that we will be able to advance the kingdom of God on earth powerfully. In the name of Jesus, I also pray, Lord God, those who are in need right now, we believe that you said in your word, the earth is the Lord's and the fullness thereof.
You are the owner of all things, and you entrusted the earth to us as your creation, patterned in your likeness and image. I pray that our potentials, our gifts, and our abilities will be stirred up, and it will be launched for us to accumulate wealth. Maraming salamat po, at ganun din, dalangin ko, yung mga nasa depression ngayon, yung mga nasa pagpapahirap ng kaaway, I pray in the name of Jesus for your deliverance right now, in Jesus' name. Let the Holy Spirit, God Holy Spirit, right now, sundin mo kapatid yung conviction ng God Holy Spirit. Believe and receive your deliverance right now in the name of Jesus. God still sits on the throne and He can never be dethroned. He is King forever. And this King who sits on the throne is none other than our Father God in heaven. Begin to receive your healing. Begin to receive your freedom. Begin to receive your provisions right now in the name of Jesus. I pray and release divine miracles and healings to be upon your body right now. Sa lahat po na merong karamdamang physical, receive your divine healing right now. I pray for your God's divine provision to meet all your needs according to His riches and glory, which is in Christ Jesus. I also pray that the Lord, the peace of God, the joy of the Lord that passeth all human understanding will rule over your mind and your hearts today in the name of Jesus. Father God, we also pray for our leaders, both in the church and most especially in our nation. Mula sa presidente down the line, we pray, Father God, for God's divine word na kanilang magiging basihan para patakbuhin ang bansang ito, pamunuan ang bansang ito. I pray that you will send the right servant of God na magme-minister sa aming presidente, maging sa kanyang mga gabinete at ganun din sa mga senador, mga congressmen, mayors, governors, sa lahat ng mga lingkod bayan, ay inyo pong padalhan, Panginoon, ng mga makadiyos, mga lumalakad sa salita ng Diyos, ng mga lingkod ng Diyos, yung mga tamang lingkod ng Diyos. In the name of Jesus, so that this nation will be governed by a leader influenced by the Word of God. Sa mga sandaling ito, dalangin ko rin patuloy ang aming mga natural resources. Ay patuloy niyo po, Panginoon, na palaguin, paramihin, lalong-lalo na ang aming mga isda sa dagat, ang aming mga lupain ay magiging fertile upang mag-produce ng maraming mga ani to the extent that we will become exporter not just in Asia, but even in the whole world. In the name of Jesus. Father God, we also pray for all the families in the Philippines. Ang bawat pamilya, Panginoon, ay hindi lang aasa sa gobyerno, kundi umasa sa Diyos. Tulungan niyo po kaming lahat, lalo ng mga pamilya na naroon, Panginoon, sa mga kalalagayan na nangangailangan. We pray in Jesus' name that you will give them hope and send your servants, your church, to minister to them in the name of Jesus. I also pray, Father God, yung mga kabataan namin, the next generations, Lord, rampant na po, Panginoon, ang kasamaan sa kapaligiran. But Lord, as your church, ito na po yung takdang panahon na ang Church of God must arise. The Church of God will arise and take charge of the environment, take charge in the spiritual realm, that we should be in control, not the devil, but the people of God, empowered by God.
In the name of Jesus, I pray that all churches in their specific sphere of influence, where your church is located, your church will become a lighthouse. It will become a house of refuge for the community because they're seeking for God's divine intervention, God's divine instructions, God's divine blessings. And I pray that it will be deposited by God in your church so that people will begin to know God through your life and through your church. In the name of Jesus, receive your portion right now. Father, I pray also for this coming election. I pray that this coming election, Father God, barangay election will not be bloody. Lahat ng mananalo, Panginoon, ay merong tunay na layunin para maglingkod sa bayan at ganapin ang kalooban ng Diyos. Kung hindi man, Panginoon, huwag niyo pong ipanalo. Huwag niyo pong hayaang manalo ang mga may personal na interest, ang mga nandaraya. In the name of Jesus, Lord, I pray for your righteousness to flood on October 30 mula sa lahat ng dako at sulok ng Pilipinas na mayroong ginaganap na barangay election. Lord, the righteousness of God ang siyang mangingibabaw. At kung mayroong magbalak na mandaya, Panginoon, hindi mo ito papayagan at hindi ito magkatagumpay. We station angels in all precincts, Father God, at sa buong Pilipinas na mag-aktibong gumalaw para sa watahin ang lahat ng panggugulo at masamang balakin ng kaaway. In the name of Jesus Christ. Come on, mga kapatid, agree with me. The Lord will going to bless our nation. The Lord will going to bless our next generation. The Lord will going to bless our the officials of the land. The Lord will going to bless even yung mga barangay officials natin. The Lord is now doing something powerful in our lives. Oh, we give you praise and we give you honor. We glorify your name, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we also pray for all pastors right now. I pray, Father God, that you will bless all pastors together with their families and congregations. Pray that you will going to pour out, Father God, fresh revelations, now word of God para sa aming pangangaral, ang inyong minsay ang marinig. We are just the voice behind the message. We also pray, Father God, for our churches, especially the leaders and workers, to work together with their pastors in the name of Jesus. Father, I pray that you will continue to pour out wisdom, understanding, and knowledge to all your servants. And Lord, especially Lord, a financial blessing, material blessings, in order for us to advance the kingdom of God, not just in our sphere of influence, but even in other countries. In the name of Jesus, those who are in need of a lot, Father God, and buildings, I pray that you will provide it for them in the name of Jesus. Ganun din, Lord, dalangin ko sa mga nagpapagawa ng sanctuary. Lord, you are the materials. You are the owner, Father God. We pray that you will touch people, Father God, to help us build your sanctuary so that people will see that the God whom we worship is not dead, but he is alive. Give us, Father God, the strategies. Give us, Father God, the desire. Give us, Father God, the wisdom, knowledge, understanding on how to do it. And we are willing to be used by you. Maraming salamat po at patuloy naming dinadalangin, Panginoon, ang inyong pagkilos sa bawat churches, ang inyong pagkilos sa aming bansa. We rebuke the spirit of idolatry and we declare, Father God, the spirit of hunger and thirst for the true and living God, that we will going to seek you with all our hearts. Lord, as in response to your word in 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will forgive their sins. I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Father God, sa amin po magkasimula bilang iyong mga lingkod, bilang house of God, we pray that the unity of the body of Christ will going to happen
in our lifetime, makikita namin, Lord, if there are leaders who are not pursuing and advancing your agenda, Father God, in Jesus' name, huwag niyo pong hayaan ang mga personal na interest, ang mga ibabaw, bagkus, Panginoon, destroy it. And I pray that the agenda, only the agenda of God, the agenda of God, Holy Spirit, the works of the Lord, the advancement of God's kingdom on earth, ang siya lamang, Panginoon, maihayag at ito'y magdadala sa pagkakaisa ng bawat mananampalataya at ng bawat iglesia. Maraming salamat po, and as we study your word today, we pray for your divine wisdom, understanding, and knowledge. We pray for the outpouring of your powerful word, and we pray that you will continue to enlarge the capacity of our spirit. Help us to be sensitive to your leading. Help us to be discerning kung ano talaga yung gusto nyong ipaabot sa amin. Maraming salamat po. Salamat po sa aming bansang Pilipinas. And Lord, we pray for the dispute doon sa West Philippine Sea. We pray, Father God, for China. Okay? Na Lord, kayo po ang magbigay ng clarity at wisdom sa kanila, Lord God, sa tamang proseso kung ano talaga ang nasasakupan nila at nasasakupan ng Pilipinas. Lord, we do not know what to do, but our eyes are on you. You will do a powerful miracle about the dispute dito sa West Philippine Sea, and we pray and claim that you work, Father God, in favor to your people here in the Philippines. Bless also our overseas workers, wherever they are right now in different countries of the world. We just pray for your divine protection, your divine provision, divine favor, divine blessings to be upon them, and your they were going to become breakthrough believers in Jesus' name. I also pray for all denominations, Christian denominations dito sa Pilipinas. Lord, bless them. And even those who are independent churches, Lord, bless all of us, Father God. Bless us all. Bless your people, O God. Once again, heal your church in the Philippines. Heal our nation. Salamat po na marami, Panginoon. We give you praise and we give you honor. Come on, open your mouth and begin to praise God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the healing. Thank you for the miracles. Thank you for the powerful things, great things na iyong ginawa sa aming bansa. Maraming salamat po. To you alone the glory. To you alone the praise. To you alone the honor and thanksgiving. This we pray in Jesus' most powerful name. Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Our God is good. Our God is faithful. But it is not enough for us to declare. But the Bible encourages us to taste and see that the Lord is good. Mga kapatid, I admonish you. I encourage you to be discerning sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Ang gera po sa Israel ay hindi po lamang ito naganap nang wala pong mensahe ang Diyos sa atin. Ang mga pangyayari po sa mga bansa, sa Ukraine, sa Russia, sa Hamas, sa Israel, maging sa mga Hamas, sa Hamas at maging sa iba't ibang lugar, sa Philadelphia, sa Los Angeles, yung mga tao na parang mga zombies, nandyan na po yan. At ang lahat ng yan ay maliwanag po na nakasulat sa salita ng Diyos. And these events, ito po ay mga pasimula pa lamang na mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung ito po ay naganap, ang sabi po ng Panginoon, ang ating pagliligtas ay nalalapit na. Ako po ay mayroon pong binigay na challenge sa aming church, maging sa mga tao po na aking pong nababahagina ng salita ng Diyos.
Una po, kailangan nating maunawaan na bago dumating o darating ang Panginoon, maipapangaral muna ang salita ng Diyos sa buong mundo bago siya babalik. If we want Jesus Christ, our Lord and King, to come, then we need to understand that we should become kingdom advancers. Ano po ang advancement of God's kingdom? Sharing the gospel of the kingdom to a person, and once that person receive and believe the Lord Jesus Christ as his Lord, owner, King, ruler, and then Savior, Messiah, then the rulership of God in the life of that person begins. Tanungan po tayo. So yan po ang vision ng Diyos, the Great Commission. Kailangan po nating magmadali na ibahagi. Hindi man tayo makarating ano, sa iba't ibang bansa, you just turn around 360 degrees. Makikita nyo na po ang mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos at ng mabuting balita na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ganun din, pangalawa, nais ko pong maalala natin, mga kapatid, na ang ating buhay dito sa lupa ay hiram lang. We are not residents of this world. Okay? We are, our citizenship belongs to heaven. Heaven is our home. Mga kapatid, yan pang sabi ng Biblia. Our citizenship is in heaven. So let us be mindful. Isipin natin. Sabi ng Bible sa Colossians 3, okay, set your minds on things above. Sinasabing things above, set your minds on God, the Word of God, the ways of God, the agenda of God. Doon tayo mag-focus kasi ang mundo po ay temporal. Lahat ng nasa sanlibutan, temporary lang lahat. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay nasa mundong ito lamang, ikaw ang pinakakawawang tao. Bakit? Because you are investing for nothing. Patawarin niyo po ako, mga kapatid. I need to be straight in preaching the word. If you invest on the things of this world, in 2 Peter 3:8, if I'm not mistaken, maliwanag na, sinasabi ng Bible through Apostle Peter na ang mundong ito ay hindi na po ng Diyos gugunawin gamit ang baha o tubig. Ang mundong ito ay gugunawin ng Panginoon gamit ang apoy. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa mo kay Kristo, ibig sabihin, naging mananampalataya ka ng Diyos, pero ang iyong investment, ang iyong lakas, oras, resources, ay dito lang sa mundong ito, ikaw ang pinakakawawang tao. Bakit? Kasi nag-i-invest ka sa wala. Hindi mo ba? Ubusin mo oras mo, ubusin mo lakas mo, ubusin mo resources mo para magkaroon ka ng isang bagay na gusto mo. Dito sa mundo, to the extent na hindi ka na nakakapag-church, hindi ka na nakapakinig salita ng Diyos, hindi mo na rin naatupag ang relationship mo sa Diyos. Tapos only to find out na masira ito. Ito po ah, magandang example po ito. Noong nagkaroon po ng tsunami doon po sa Indonesia, alalan po sa Bali, Indonesia before, nagkaroon po ng tsunami, meron pong isang babae, ayon sa kwento, na 30 years na nagtrabaho, ibinuhos niya po lahat ng kanyang oras, lakas, talento sa trabaho kasi meron siyang dream house, isang three-story building. So bawat kita niya, nag-overtime siya, at talagang sinikap niya, nagpakahirap siya, naitayo niya po yung three-story building. At yun po ang kanyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Kaya pag siya po ay mayroon pong party at ang mga magkakaibigan, siya po ang nag-host at doon niya sila dinala sa kanyang three-story building na bahay. At tuwan-tuwa naman yung mga kaibigan, siya rin tuwan-tuwa. Pero nung dumating po yung tsunami, isa lang pong bagsakan, isa pong hampas doon sa kanyang three-story building, ito po ay nawasak. Tinayo at pinaghirapan for 30 years. Sa ilang segundo lang o minuto, gumuho ang kanyang pangarap. At ang sabi po doon sa article na aking nabasa, ang babaeng ito po ay nabaliw. Mga kapatid, investing your time
talent and treasure on earth is not worth it. Bakit? Because everything on earth are temporal. Kaano makaganda ang bahay, ilang taon ang lilipas, kailangan na naman itong wasakin at tayuan ng panibago. Gaano makaganda ang pintura nito, ito'y kukupas. Gaano man paganda ang bulaklak, ito'y malalanta. Gaano man kalakas ang isang tao, isang araw, siya'y manghihina. Temporary po lahat. Bakit ko ito sinasabi? Para bigyan tayo ng liwanag na kung ang ating pansamantalang buhay na hiram lang natin sa Diyos, huwag natin itong pangunahan at huwag natin itong dalhin ayon sa ating sariling kagustuhan. Bagkus dalhin natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Because I strongly believe God created us for a purpose. God created us according to His plan. Our job is to discover what is the plan, what is the purpose or purposes of God in my life. At pag natagpuan natin ito, whether people will going to support us or not, we will pursue what God wants us to do. Because at the end of the day, we will not be answerable to people. We will only be answerable to God. Sayang, pag ang buhay natin ay naubos dito sa lupa, tayo kinuha ng Diyos na hindi malang natin natupad yung kanyang mga gustong ipagawa sa atin. I remember this one man of God na nagkasabi, the wealthiest place on earth is none other than the cemetery. Why? Because sa sementeryo, kasama ho sa mga nalibing doon ay ang mga potensyal, abilidad at talento ng mga tao. Marami pa sana tayo makikita ang malalaking building, kaso dahil yung binigyan ng Diyos ng talento ay namatay na hindi niya ito natuklasan. Marami pa sana mga gandang mga awitin na maririnig tayo, kaso ang mga kompositor ay hindi nila po na-unleash yung kanilang potential at ability at namatay silang nailibing ang mga awitin na dapat marinig natin. And so on and so forth. Ano lang po ibig sabihin? Life on earth is too short. We need to invest our lives, our strength, and our resources on a right investment, and that is none other than the Word of God, the works of God, and the will of God. Another thing ho na gusto ko pong sabihin, we are just foreigners, aliens on earth. We're just here for a short vacation. I remembered, punta kami sa isang lugar, lahat ng itinerary namin, kasi magbibisita lang po kami roon, itinerary po ay nakaayos na. At may oras po yan kung saan kami pupunta. Sa gitong oras, dito na kami pupunta. Bakit? Kasi hindi po kami mag-i-stay sa lugar na yun. Kami po'y bumisita lang. And then, whether we like it or not, we need to go back, go home to our respective houses. Ganon din po sa mundong ito. Okay? Listen to me carefully. Look at me straight in the eye. Ang buhay mo rito sa lupa at buhay ko ay pansamantala lang. Huwag natin itong gamitin at huwag natin itong hayaan na magamit sa kawalan. By the way, we are not residents here. We are just aliens. We are foreigners. Alam nyo, sa batas ho, ang isa pong foreigner ay hindi po pwedeng magmamayari ng lupa sa isang bansa na hindi po siya tubo roon. Ganon din tayo. Mayroon man tayong mga ari-arian, kaya nga tawag ari-arian, di ba? Kasi we are not the real owner, ari-arian lang. Ibig sabihin, kunyaring sa'yo. Pinangalan lang ng Diyos sa atin yung titulo, pero hindi nangahulugan atin yun. Yun po'y pag-aari ng Diyos, kaya ari-arian ang tawag natin. Nagkaunawa na po tayo, parang bahay-bahayan. Mukhang siyang bahay, pero talaga bahay. Hindi naman kanyama, bahay-bahayan lang. Ganun din sa ari-arian. Ang dami kong ari-arian. Kasi in reality, the moment you die, hindi na yun sa'yo. Ibig sabihin, you are not the legitimate owner. God is the legitimate owner. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Alala po, let's enjoy our vacation here. Okay, kung mayroon nanakit sa'yo na hindi mo na malang ginawa masama, tawarin mo na lang and then move on with life. At huwag mo naman sila masyadong isipin. Kasi meron po nangyari sa atin, sila na lang sila yung laman ng isipan natin. Talong-talo tayo. Bakit? Wala na lang ginawang mabuti sa'yo, pakaisipin mo pa palagi. Naiinis ka pa. Okay, so let go.
Enjoy life, enjoy your vacation. Okay, kung ikaw ay nariyan sa isang pagkatrabaho, galingan mo ang pagkatrabaho mo kasi kasama yan sa package ng vacation mo. Kung naman ay naging pastor, lingkod ng Diyos, galingan ang pagpapastor. Mag-aral ng mabuti, mabuhay ng tama, lumakad sa katuwiran ng kabanalan, kasi yun ang package, kasama sa package sa vacation natin. Because whether you like it or not, ang bawat bakasyon ay mayroong hangganan. Ang bawat buhay natin sa lupa ay mayroong hangganan. Nawa sa pagbalik natin at pagharap natin sa Diyos, masasabi natin, Lord, mission accomplished. Okay, kaysa pagdating natin doon, puro tayo regrets. Panginoon, patawad, naubos ko ang oras ko sa kamunduhan. Naubos ko ang oras ko sa mga bagay sa libutan. Hindi pala ito yung kinalulugdan. I remember the one story in the Bible, yung the rich fool. Alala niyo po yon, yung mayamang hangal. Lumalawak na po ang kanyang taniman. Lumalawak po ang kanyang ani. Ang sabi niya, gigibay ko ang aking kamalig at papalakihan ko. At pag malaki na, ako'y magiinom na lang at magpakasaya. Nakita niyo, all his investment are all on earth. And the Lord called him, hindi ako may sabi, ang Diyos may sabi, hangal, you fool. Ang Diyos ang may sabi. Okay? Mayaman ka lang sa mga bagay na pansamantala sa sanlibutan. And paraphrasing it, but that's the context. Pero pobre ka pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos. Sino ngayon ang magmamana? Sino ngayon ang makikinabang sa buong buhay mong pinaghihirapan? Marami hong mga tao ngayon nagpapakahirap sa mundong ito. I am not saying na maging tamad tayo. Ang sinasabi ko lang, ibalansin po natin at itama natin ang paggamit ng oras, lakas, maging resources natin. Because if we invest on a wrong investment, ang tawag po dyan, losses. But if we invest the right investment, ang tawag po dyan, profit. Kung tanungin kita ngayong araw na to, kapatid, kumusta ang buhay mo? Gain or loss? May profit ba o maraming losses? Maganda ho itong palaisipan. Ang inananais po ng Diyos ay magdala tayo ng maraming kaluluwa sa Kanya. Kasi ang nagpapasaya po sa Diyos ay kaluluwa. At ako po'y naniniwala pang napasaya natin at na nabigyan ng kaluguran ng Diyos. Hindi rin naman ang Diyos nakakalimot na tayo'y pagpalain dito sa lupa ng Rumaragasa. Mga kapatid, it's now time to re-evaluate what kind of life I am living for now. What kind of believer, what quality of a believer do I possess? Am I an all the way believer? Or along the way lang? Or halfway lang ang pagsunod ko sa Diyos? Am I, with regards to my obedience to God, am I doing a partial obedience? Am I doing a conditional obedience? Or am I expressing a total obedience to God? Marami po mga dapat pag-isipan, marami po mga dapat pagbulay-bulayan sa ating mga sarili. When it comes to our achievements, when it comes to our dreams, gaano ka kaseryoso na abutin ang mga pangarap mo? Gaano ka kaseryoso na tapusin ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo? Mga bagay po na dapat nating maunawaan, mga bagay po na dapat nating pag-isipan. Kung tatanungin ka, ngayong araw na to, 5 years from now, ano na ang kalalagayan mo? 5 years from now, bilang mananampalataya, pastor ka na ba? 5 years from now, bilang mananampalataya, marami ka na bang mga kaluluwang nadadala sa Diyos? 5 years from now, bilang mananampalataya, ano na ang itsura ng church mo? Ano na ang magiging kalalagayan mo? Mga kapatid, we've wasted a lot of our time sa mga walang kabuluhang bagay. Nawa ang mensahe ngayong araw na to magpapaalala sa iyo at sa akin that we need to treasure, we need to take advantage, we need to use every second of our time and invest it on a right investment. And that is none other than the Word of God, the works of God, and the will
of God. Let's fulfill the things that God wants us to do. The Lord Jesus Christ showed us a powerful pattern. He only lived 33 and a half years on earth, but he was able to fulfill the assignment that God wants him to do. Sinabi sa John 4:34, sabi niya, "My food is to do the will of him who sent me and to finish the work." And true enough, because Jesus, our Lord and King, live a purpose-driven life. Ito po ang kailangan natin eh. We should be purpose-driven in everything we do. Palagi natin tinitingnan, tinicheck. Ito bang ginagawa ko is according to the purposes of God in my life? Pag hindi po, isang tabi po natin. Okay, sa pagkatuto po natin, if you want to learn, seek and look for seminars na talagang may quality ho. Seminars na kung saan magdadala sa iyo, palapit doon sa vision mo para matupad mo ang vision mo. Hindi po kung yung seminar ay libre o di kaya yung seminar ay dumarating sa inyo, atinan mo lahat. Alam niyo ho, pagka ikaw po ay nagkakaedad na, hindi na po lahat ng pagkain ay pwede mong kainin. Mayroon na pong mga restrictions. Ganun din po sa pananampalataya, lalo sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos. Tayo po ang maglagay ng restrictions pagdating po sa mga spiritual food or nourishment na atin pong ipapartake. Tingnan natin, ito po bang atinan kong seminar ay makakatulong para ma-fulfill ko ang vision ng Diyos sa buhay ko? Kung hindi po, okay lang po hindi umattend kahit na po yung imbitahan. Kasi hindi naman po ito makadagdag at makakapag-add ng value para lalo mong ma-speed up ka. Okay? Sa pag-fulfill ng iyong vision. Nagkakanoan mo tayo. So this time, pinapaalala lang po ng Diyos sa atin na we should make use of our time, spend our time wisely. Because kung mayroon man tayong lahat na pinakamahalagang commodity, pinakamahalagang bagay na mayroon ang bawat isa sa atin, ayan po'y walang iba kundi ang oras. At pag ang oras ay hindi po natin ito ma-spend wisely, hindi lamang po ito na sasayang, kundi pati ang mga oportunidad, pati ang buhay ay nasasayang din. Nawa, ito'y magbigay ng paalala sa bawat isa sa atin. Now let us continue our study about possessing an active and effective prayer. So, mabilis lang mo ito, no? What is prayer? So, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo sa YouTube, at sa mga ngayon pa lamang po nakapanood, prayer is simply talking with God. It is the most basic expression of our faith. It is the breath of our spiritual life, and it is our lifeline to God. In short, ang panalangin po is an indication of life to a believer. Okay, it's also an indication of power. As Christians, prayer is keeping oneself connected with God. Maybe pong sabihin, yung atin pong pananalangin ay isa pong pag tayo po'y continually or continuously praying to God, pray without ceasing. We do not cease also of connecting ourselves to God. And God is our Abba. Pag sinasabing Abba, it means source, our Father. At habang tayo po'y constant, continuous yung ating connection sa Diyos, mabilis nating matanggap ang mga kapahayagan ng Diyos, ang mga pagtuturo ng Diyos, ang mga bagay na gusto ng Diyos na ipagkaloob sa atin. When prayer becomes your habit, miracles become your life style. Nagtataka po tayo, no? Nung si Kristo po nandito sa lupa, He demonstrated to us a pattern of a powerful kind or type of ministry. Every time He ministered to people, signs, wonders, miracles, healings are always evident. Okay? When prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. Prayer is the most important conversation of your day. So, let us move on, mga kapatid. Dito, gusto ko pong ipakita sa inyo principles of active
and effective prayer. So, napakahalaga ho nito. Ano-ano po ang mga prinsipyong ito? Number one, believe. Number two, expect. Number three, declare. Number four, receive. Number five, forgive. Kung kaya nyo pong picturean ito, ay maganda ho, mapicturean po natin. Isa-isahin po natin, ano, na-discuss na natin yung iba, yung A, believe. According to Mark 11:24, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Believing is simply tapping the power of God, connecting to the power of God. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Matthew 19:26, it says, what is impossible to man is possible with God, for with God, nothing is impossible. But the Lord Jesus Christ mentioned a powerful word in Mark 9:23b, everything is possible for one who believes. Mga kapatid, naalala ko po nung itinatayo po yung Tower of Babel. Ang mga tao po'y naniniwala na maabot nila ang langit sa pamamagitan ng pagtatayo ng Tower of Babel. Totoo. Naniniwala sila at ang Diyos mismo nagsabi in the book of Genesis. Okay, sabi ng Panginoon, pag ang mga tao ay nagkaisa, ibig sabihin, naniniwala, walang imposible sa kanila. At kung hindi talaga ng Diyos pinigil yung mga tao sa unang panahon, makakaabot talaga sa langit yung kanilang binibuild na tower. Why? Because God had given man, or God created man in His image and likeness, may nagagawa ang tao. Okay, na kahit imposible kung siya'y naniniwala at siya'y sincere at seryoso, magagawa niya ito. Mga kapatid, magandang paalala po sa tuwing tayo mananalangin, tayo po ay nagkoconnect sa kapangyarihan ng Diyos at naniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan at meron siyang gagawin. Ano pa ho ang sa principles po sa believing? Convince of His ability and power. Kumbinsido ka sa magagawa at kapangyarihan ng Diyos. Jeremias 32:27, ang sabi, ako si Yahweh, ang Diyos ang lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa akin. Kapatid, pakinggan niyo po ngayong araw na ito. Ano man ang kalalagayan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, nangako na ang Diyos at nagsalita na ang Diyos. And when God, once God spoke or speak, that is final. At ang sabi niya, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Lahat tayong mga tao, siya pong ating Diyos. At ang sabi niya, walang bagay na mahirap para sa akin. Ano po yung karanasan mong mahirap ngayon? Ano po yung karanasan mong imposible ngayon? I encourage you to rejoice. I encourage you to praise God. I encourage you to worship God. I encourage you to shout hallelujah to God. Because today, nagsalita na ang Diyos at ang sabi niya, walang bagay na mahirap sa akin. Are you willing to believe? Because once you believe in God, then God will do a miracle, special miracle just for you today. Ano po ang believing? You are sold out that He will answer all our prayers. Jeremiah 33 verse 3, it says, come to me and I will answer you, and I will tell you great and unsearchable things you do not know. God, our God, is not dead, He is alive, and our God surely answers prayers. Kaya nga dapat sold out tayo doon. Oras na nanalangin na tayo, nakarating na yun sa Diyos. At sa oras na nakarating sa Diyos ang ating panalangin, may sagot na ang Diyos. At kung kailan natin matatanggap ang sagot, ayon sa tamang panahon ng Diyos. Bakit? Ang sabi sa Ecclesiastes 3.11, and we know that in all things, ang sabi ron, in His time, sorry, no? In His time, He will make all things beautiful. I love waiting for God's timing because God's timing is perfect. It is not our timetable. It is God's timetable ang ating inihintay na sagot kasi gagawin ng Diyos ang lahat ay gagawin ng Panginoong mabuti. He will make all things beautiful in His time. Ano pa po yung believing? Whatever God's answers to us is always for our good. Pag tayo po sumampalataya sa Diyos sa pananalangin, hindi na po mahalaga kung anong tugon ng Diyos, pabor man o hindi, kasi isang ating paniniwala sa Romans 8:28 NIV, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His
purpose. So napakahalaga sa pananalangin ang prinsipyong ito. Dapat natin panghawakan, manalig po tayo. Ano man ang sagot ng Diyos, paborman o hindi sa ating gusto, kaya pa rin ito ng Diyos baguhin para sa ating ikabubuti. Oh, praise God. Principles of active and effective prayer, expect. Pinag-usapan natin noong nakaraan, yung expectation. Start expecting good things and blessings from God. Hebrews 11:1. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Inaasahan mo pa lang, i-enjoy mo na. Hawakan mo na. Hindi mo pa nakikita, sa pananampalataya, mag-expect kang darating ang hinihintay mo at makakamtan mo ito. Faith, for me, you know, kay Pastor Wilson po, faith is simply bringing the things, the unseen things, into reality. Yan po ang pananampalataya. Ang bahay at lupa na aking tinitirhan ngayon, hindi ko po ito nakita noon. Pero sa pananampalataya, pinanghawakan ko at ng may bahay kong si Pastor Acora, magkaroon kami sariling lupa, sariling bahay. Pero wala pa pong bahay at lupa na hindi ko alam ang itsura. Pero pinanghawakan namin, at ito po ang resulta, nag-expect kami sa Diyos. Ang Diyos natin ay hindi po paasa. Pag ikaw ay pinaasa ng Diyos, may maasahan ka talaga. Pag ikaw ay umaasa sa tao, wala kang maasahan. Kasi ang tao pabago-bago, ang Diyos hindi. Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Ang kanyang sinasabi, kanyang ginagawa, ang kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Okay lang pong mag-expect sa Diyos. Kung kayo po yung nag-expect sa Diyos, lakihan nyo pa, isagad nyo kung hanggat saan nyo kaya. Kasi ang sino mang umaasa sa Diyos, hindi napapahiya. Ang sino mang nanalig sa Diyos, hindi napapahiya. Itong bahay at lupa na kinakatayuan ngayon, ang aking tinitirhan namin ngayon, galing po ito sa pananampalataya. Di po namin ito nakita. Kung titingnan ko po ang aking sweldo, hindi po kayang bumili ng bahay at lupa. Subalit sa pananampalataya, nanampalataya kami, nanalig kami na kaya ng Diyos gawin kasi sabi niya, walang bagay na mahirap sa akin. At umasa kami sa Diyos. Hindi pa namin nakita yung bayat lupa, pero pinanghawakan na namin. And true enough, kaya ang aking personal definition ng faith, it is bringing the unseen things into reality. And true enough, andito na po. Andito na po kami sa bahay. Andito na po yung lupa na amin lang pong sinampalataya na noon kasi ang pananampalataya nga po sa aking personal na definition ay ang pagdala sa mga hindi nakikitang bagay at gawin itong realidad. You are confident that what you hope for will be fulfilled. You are assured to see what you do not see. It's not a loss to expect from God. Why? Because those who trust in the Lord will never be put to shame. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Mga kapatid ko kay Kristo, maaring iba sa inyo na pagod na sa pananampalataya o pananalig sa salita ng Diyos. Na hanggang ngayon, hindi pa rin natupad yung pangarap. Mga kapatid, hindi po kawalan ang umasa sa Diyos or mag-expect sa Diyos. Dahil ang sino mang nananalig at umaasa sa Diyos, kailanman hindi po mapapahiya. Yan po ang sabi ng Romans 10. 11. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. We walk according to the truth, not according to the facts. Mga kapatid, ha? Clear to, ha? We walk by faith, ibig sabihin, we walk according to the truth, not by sight, not according to the facts. The facts, or the fact is, the world is becoming worse. But the truth is, our God is in control. The fact is that the world is experiencing hardships, economic recession. But the truth says, our economy is from heaven. And our economy, in the economy of heaven, there is no such thing as recession. The fact is, there are different
sickness or different troubles on earth. But the truth is, there is peace in God. Mga kapatid, hindi kawalan ang manalig sa Diyos. Hindi kawalan ang patuloy na umasa sa Diyos. Yan po ang prinsipyo sa pananalangin. Kung ikaw yung nanalangin sa mahabang panahon, Abraham prayed for 25 solid years for Isaac to come. He expected God to give him a child. After 25 years, God gave him Isaac. Marami po sa Bible ang mga naghintay. Marami po sa Bible ang umasa sa Diyos. At kailanman, hindi po sila napapahiya. Our God is the same yesterday, today, and forever. Don't give up. Don't give in. Hold on to the faith. Hold on to God in prayer. Believe. Walang mahirap sa Kanya. Expect. May gagawin ng Diyos. At kailanman, hindi ang Diyos nagbibiro. Walang joke sa Lord. Pag sinasabi niya, gagawin niya talaga. Ang tinitingnan niya, yung ating karakter, yung ating sarili, yung ine-evaluate ng Diyos. Because the moment God will give you your prayers, will answer your prayers, what will happen? Pagkatama ang karakter mo, hindi mo ipagmamalaki ito na gagawan mo. Hindi mo ipagmamalaki ito na dahil sa iyo. Ipagmamalaki mo dahil galing sa Diyos. Sometimes, it's not about, can God answer my prayers? Will God answer my prayers? No. The question should be, is your character ready? Is your character prepared to receive these powerful blessings that comes from the Lord? Kasi pag hindi handa ang tatanggap, okay lang sa Lord, titiisin ka na hindi mo na masagot ang prayer mo. Bakit? Kasi pag ibinigay ng Diyos yung pagpapala na iniling mo at hindi kaya ng karakter mo, yan pa ang sisira sa iyo. Expect from God. It's not a loss to expect from God. Because those who trust in the Lord will never be put to shame. Walk by faith. Walk according to the truth. Not by sight. Not according to the facts. Expect the best things from God. 1 Corinthians 2:9, however, it is written that no one has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived the things God has prepared for those who love Him. The moment you expect from the Lord, you need the Bible, you need the Word of God. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isipan ng tao. Ang mga dakilang bagay, na inihanda ng Diyos sa lahat ng mamahal sa Kanya. As I end, my question for you, my friend, is this. Do you still love God even if He doesn't answer your prayer yet? Do you still love God even if the answers to your prayers is not according to what you expect? Do you still love God even if He denies your prayers? My challenge for you today is this. Love God above all, whether He will heal us or not. Love God above all, whether He will answer our prayers or not. Love God above all, even if the answers to our prayers are unfavorable to us. Why? Because no ear have heard, no eyes has seen, and no human mind has conceived the things God has prepared for those who love Him. It's not about the answers to our prayers. It's all about loving God with all our heart, mind, soul, and strength. It's all about Him. It's not about us. It's all about Him, not about the answers to our prayers. It's all about Him, not about our needs. It's all about Him, not about our ministry. It's all about Him, not about our success. It's all about Him. Not about our victory. Love God above all. Believe that He can do all things. Ako si Yahweh. Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa akin. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. It's not a loss to expect from God. It's not a loss to expect
that God will do something powerful in spite of your unfavorable situation. Because those who trust in the Lord will never be put to shame. This is the word of the Lord for all of us today. Let us invest our lives on things that are useful, things that are fruitful, and things that will last forever. And that is the word of God, the works of God, and the will of God. Believe and expect something powerful from the Lord. Love God above all. That's the word of God for all of us today. Your table will never run out of food. There will always be food at your table wherever you go. The Lord be with you whatever you do. The Lord will prosper all the works of your hands. The Lord will bless you together with your generations. This is my declaration and prayer in Jesus' most powerful name. Amen and amen and amen. Shalom.